Pambihira yung ano eh, yung pulis eh. Sabi ko nga, itong pulis na ito, sumablay talaga ng todo. Sa akin ha, dapat itong pulis na ito, sibakin na. Sa totoo lang, sa akin, dapat itong pulis na ito, sibakin na ito. Ito raw kasi ang legal procedure. Dito, binibigyan ng mga pulis ng pagkakataong magsumite ng dagdag na ebidensya. Ang mga suspect naman, may pagkakataong magsumite ng kanilang counter affidavit. Procedurally, sa proseso namin, hindi din naman dismissal yan. Kasi ang ngayon, kailangan talaga ng full-blown investigation yan. The proper way of doing it is to convert it into a preliminary investigation para lahat ng parties dito mabigyan ng pagkakataon. Nakasaad din sa medical legal report ng inatoksiyang katawan ni Dasera ay nakuna munang inembalsamo, bagay na pinahintulutan daw ng medical legal officer na si Police Major Michael Sarmiento. Ito si Major Sarmiento. Pasensya ka na, Major, ha? Pero sa tingin ko, sablay ka. Kaya PNP chief, baka naman. PNP chief, ha? Medyo sumablay po yung tao nyo dyan. Yan si Sarmiento. Sa tingin nyo, kailangan bang masibak? O, sabi ng iba, smell fishy. Ako hindi naman sa smell fishy. Ha. Sa tingin ko kasi, alam nyo, ito naman yung ano. Ito naman yung, wag naman tayo mag-jump ito conclusion na nabayaran or something. Wag naman tayo mag-jump ito conclusion na ganon. Dapat isipin din natin, tanda nun natin ha, marami at nangyayari na yan for the longest time ng mga pulis. Bakit ho? Medyo hindi ho sila ganun kagaling. Marami ho, kaya mamaya ipapaliwanag dyan na meron talagang hindi mga marurunong na pulis na napepuesto. Yan ang problema. Hindi ko sinasabing, ito kasi yan eh, kasi sinisisi na iba. Bakit ganito? Siguro mahina ang pulis. Matagal na. Hindi lang ngayon yan. Kahit noong mga nakaraang administrasyon, kahit noong 10 years ago, 20 years ago, nangyayari yung ganyang mistake na sana hindi na maulit, na sana wake up call to sa atin. Wake up call na may mga ganyang mahihina na naandyan pa man din. Kinestiyon ito ng pamilya Dasera. What Dr. Sarmiento admitted was he embalmed first. Siyang nag-order ng embalmment bago siya gumawa ng medical legal examination. So mali yung procedure. Aywan ko kung nagkamali lang o talagang kanyang alam niyang mali ito at saka ginawa niya. Kaya agad naghain ng administrative complaint ang pamilya sa PNP kanina. Gusto nilang ipatanggal sa serbisyo si Sarmiento. Dapat talaga, sa tingin ko lang ha, dapat talaga. Pasensya ka na, Major, ha. Hindi kita kilala, hindi kita kaano-ano. Pero sablay eh. That's a gross negligence at gross incompetence. Inamin daw ni Sarmiento sa meeting kahapon kasama si PNP Chief Debold Sinas na pinaembalsamo nga niya agad ang katawan ni Christine nang walang pasabi sa pamilya at bago pa ito isinailalim sa medical legal examination. Mali raw ang desisyon na ito. Inamin din daw ni Sarmiento na wala na siyang nakuhang blood sample kay Christine. He said that he could not get a blood sample. That... Ayun, no? Inamin, no? So sablay talaga eh. PNP Chief Sinas, sablay yung tao mo! Baka naman! Tanggalin na yun! So, na-imbalm na. Siyempre, drained of fluids na yun. The report of Colonel Sarmiento or Dr. Sarmiento of the Medical Legal of SOCO is not only inaccurate, but baka misleading. Doon sa toxicology, anong lalabas doon? So hanggat wala yung result na yun, mahirap pong mag-speculate. Pero as far as the SOCO is concerned, doon sa medical legal, she died of aneurysm. Yeah. No, what caused that aneurysm? Yun ang tanong. Actually, tinanong ko si doktor, eh, bakit mo pinaembalsam mo kaagad? Ang sabi niya, sir, mas mape-preserve yung body. Pag pinaembalsam mo, sabi ko, hindi ba dapat ano yan? Puntahan mo muna kaagad. Ang tamang proseso, dapat daw nagawa muna ang medical legal examination sa isang bangkay bago ang pag-embalsamo. Sabi ng Batikang Forensic Pathologist na si Dr. Raquel Fortun, mahihirapan nang malaman halimbawa kung may drug o alcohol intake. Nalinis na rin ang labi ni Dasera kaya imposible na raw ngayong malaman kung na-rape siya kahit paulitin ang otopsiya. Ang embalming, talagang naghahanap sila ng ugat at doon nag-i-inject ng chemicals. So if you're thinking analysis of the blood for
whatever, anything. You cannot do that anymore after embalming. Sa isasagawang preliminary investigation sa kaso, inaasahang isusumite ng PNP ang mga karagdagan nilang ebidensya. Ayun. Ay, nako. Yan ang problema. Hindi naman, no? Wag naman tayo magano, wag naman tayo maghusga kaagad na kesyo merong naganap na bayaran o no? Ganito na may corruption. Hindi ho, wag naman ganoon. Wag naman tayo masyadong nandiyan na naman tayo sa conspiracy theory natin eh. Ang mga ano dito ay nagkamali ho. Eh hindi ho ito ngayon lang nangyari. Madalas na hong nangyayari yan kahit ng mga nakaraan pang mga kaso. Eh, mahina ho talaga. Medyo may kakulangan. Eh, sa akin, siguro, kung walang nangyayari doon sa mga nakaraang pagkakamali, walang napaparusahan, eh, magpapaulit-ulit. Although, may mga point na, ano eh, na sabi ko nga, eh, tama yung sinabi nung isa eh, baka kasi, yung iba, totoo naman, yung mga nakaraang administrasyon, at kahit ngayong mga administrasyon, eh, yung iba, dinadaan sa palakasan kaya nagkakapwesto. Kahit bobo, kahit mahina ang jutak, nagkakapwesto. Ayan tuloy ang kapalit buhay ng tao. Diba? Kung iisipin mo eh, ano na ito eh. Sabi ko nga eh, hindi naman sa ano ha, pero kung hindi siguro high profile itong namatay na ito, eh hindi mabubunyag yung ganitong kapalpakan. Ako kasi naniniwala pa rin ako eh. Ito kasi ang daming sablay eh, okay? Naniniwala ako na hindi ko pa pwedeng sabihin na walang nangyaring rape. Okay? O walang nangyaring kaharasan. Kasi to the point, mag-isa yung babae. Ang dami niyang kasama. Actually, ang sabi nga dyan is 16 daw yung kasama. Eh ilan lang yung nakikita natin na Becky? Na sinasabi nila, Becky sila kahit nakikipaghalikan. Ilan lang yun? Okay? So, ibig sabihin, tapos ang mga kwento pa nila, pabalik pa, lipat-lipat ng kwarto na hindi naman nila kilala kung sino nandun sa kabilang kwarto. O, di ba? Tapos, nakikita nga nila na parang lasing na lasing si Dasera. So, minsan natutumba pa daw. So, posible na sa kalagitnaan ng kalasingan niya may nangyari. E, paano na mapapatunayan ngayon? Ang hirap na ho niyan. Di ba? Ipitanaw yan. Kung magaling yung abogado nung mga ibang nagpunta, bakit sila mag-a-appear kung walang sapat na ebidensya? Di ba? Ay nako. Humarap sa media ngayon ang 411 idinawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Mariin nilang itinanggi ang mga bintang laban sa kanila. May live report si Emil Sumangil. Emil, ano yung latest sa mga suspect? Maki, Atom, muling itinanggi ng mga kasama ng flight attendant na si Christine Dasera na may kinalaman sila sa pagkamatay ng dalaga na natagpuan ang walang malay sa bathtub ng kanyang hotel room sa Makati noong January 1. Walang krimeng naganap para kina JP De La Serna, Romel Galido, Valentine Rosales at Clark Rapinan. Mga kaibigan ni Christine Dasera at kasama niya noong December 31 year-end party sa isang hotel sa Makati. Alcoholic drinks lang ang kanilang ininom. Hindi daw nakaluan ng anumang party drugs. Narito ang pahayag ni Valentine Rosales na kasama sa mga kinasuhan. I believe walang party drugs kasi first of all ako hindi naman ako nagaganon. And yeah, ang usapan, inuman lang kami doon. Emil, grabe rin yung pinagdaanan itong mga idinadawit. Alam mo, yan yung sinasabi nila. Pasensya na, pero kukontrain ko ng konti. Ah, yung sinasabi yung walang party drugs. Pwede, wala siyang dala. Pwede yon. Kasi speaking for himself. O kaya speaking for doon sa mga kasamahan niya. Eh, ang problema, may isang kwarto eh. Diba? Ang problema, may ibang mga tao na hindi naman nila kilala. So what if may dala, hindi lang niya alam? Diba? Yun yung sabi ko nga, doon makikita mong ano eh, pag tinanong sila, ang galing din ng mga reporter eh, kasi bigla silang tinatanong eh, doon sa kabilang kwarto, alam nyo ba kung ano yung nangyayari? O, hindi nila masagot.
So hindi nila pwedeng matanggal sa usapan na walang party drugs na ginamit, di ba?